Gusto mo ng mas maraming kliyente? Gumamit ng mga pulang folder. Kapag nagkaroon ka ng isang kliyente, lagyan mo ng label ang file at magdagdag ng isang Chinese coin upang makapang-akit ang folder ng kayamanan para sa kliyente at para sa iyo. Isa sa pinakamagandang rewards ng pagiging isang negosyante ay ang abilidad na pamumunuan ng negosyo. Ngunit isa rin ito sa mga pinakamalaking risks. Ikaw ang responsable sa lahat ng pagdedesisyon. Buti na lamang, kasama ng feng shui, maaari mong gamitin ang mga principles ng Asian technique na ito upang tulungan ka na magkaroon ng mas maraming kliyente, gumawa ng isang negosyong nagtatayo ng isang financial foundation para sa iyong buhay, na nagbibigay sa iyo ng mas malaking kontrol, kalayaan at feeling of personal achievement. Ang paggamit ng feng shui sa isang negosyo ay isang napakagandang paraan upang abutin ng balance, calm, at maging tagumpay. Ang feng shui ay isang lumang siyensya na maaaring ilarawan bilang isang balancing man kasama ang nature. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga negosyo para sa workspaces, habits, at schedules. Ngunit, paano mo dadalhin ang feng shui sa iyong pagiging negosyante? Ibabahagi namin sa inyo ngayon ang 14 na mga paraan kung paano ka matutulungan ng feng shui sa pagkakaroon ng mas maraming flow. At ibig sabihin nito ay mas maraming tagumpay at benta para sa iyo. Put money first. Pagdating sa iyong negosyo, una dapat sa iyong mga prioridad ang pera. Bakit? Well, dahil ikaw ay nasa mundo ng negosyo. Makakapaghintay ang emails at filing, ngunit ang pera ay hindi. Isulat ang iyong mga bills tuwing Lunes at araw-araw ay tanungin ang iyong sarili kung ang mga aktibidad na iyong ginagawa ba ay money generating. Ang pagiging busy ay hindi parati katumbas ng pagiging financially productive. Kaya naman, gawin ang mga bagay na bibigyan ka ng pera at ibigay ang ibang mga busy work sa iba. Water is wealth. Siguraduhin na ikaw ay napaliligiran ng financial energy at ang elemento ng enerhiya na ito ay water. Maglagay ng malinis, gumagana at punong fountain sa iyong opisina upang tulungan kang ma-relax at magkaroon ng mas maraming business opportunities. Ang hilaga, ang business opportunity sector, ay isa ring direksyon na may kinalaman sa tubig. Ang pagdadagdag ng metal dito ay bubuhay rin sa water energy. At ito ang magpaparami ng pera sa iyong negosyo. Have a vision. Ano ang iyong simbolo ng tagumpay? Kung nais mong maging pinakamahusay na cookbook writer sa mundo, balutin ng ilang mga cookbooks ng cover at isulat ang iyong pangalan dito. Seeing is believing. Maghanap ng simbolo na makahulugan para sa iyo at itago ito sa kung saan madalas mo itong makikita habang ikaw ay nagtatrabaho. Pumili ng simbolo, kahit anuman ito, at itabi ito sa iyong harap. Feng shui your website. Tama, ang feng shui ay maaaring ilagay rin sa bytes at pixels. Marami na ngayon ang mga negosyo na may sariling website na ang kulay ay naglalaban, tulad ng red at silver, green at beige, o kaya naman ay green at yellow. Ang mga kombinasyon ng mga kulay na ito ay hindi maganda para sa mga bumibisita sa website. Ibig sabihin, ang website ay hindi nakakaakit. At malaki ang tiyansa na iwanan ito at mas kaunti na ang babalik. Ito ay dahil ang mga kombinasyon ng mga kulay na ito ay kinokontra ang iyong website at dadalhin ka nito sa wala. Pumili ng feng shui compatible color combinations. Ito ay maaaring maging blue, black, and white or yellow, purple, and red o kaya naman ay green, black, and blue. Open communication. Ang benta ay nakadepende sa kung gaano ka kadaling lapitan ng customer. Kumuha ka ng isang number, isang fax number, at isang landline kung ikaw ay nasa negosyo. Tandaan mo na lamang ito. No talk,
no sales. More talk, more sales. Get more clients. Maraming solopreneurs ang mayroong mahinang filing system kung meron man. Siguraduhin na mayroon kang isang filing cabinet na mayroong nakalaang drawer para lamang sa iyong client files. At siguraduhin nakatabi ang bawat isa nito sa red folder. Binubuhay nito ang kliyente at sinisiguradong babalik sila muli. Kapag gusto mo ng mas maraming kliyente, magkaroon ng 3 bakanteng folders sa iyong lamesa sa lahat ng oras bilang paghahanda para sa susunod na kliyente. Bukod pa rito, kumuha ng marker at lagyan ng label ang folder ng bawat bagong customer. Kapag mas maraming respeto ang iyong binigay sa iyong customer files, mas maraming customers ang darating sa iyo. At para sa bawat customer, gumawa ng red file at mag-tape ng Chinese coin dito upang buhayin ang file. Beauty pays you. Kung ikaw ay isang negosyanteng work at home, malamang ikaw ay mayroong work area na less inspiring. Mag-invest sa iyong opisina at gawin itong kaaya-aya, organized at functional. Ang pagkakaroon ng magandang workspace ay nakakapag-motivate at itinutulak kang maging creative. Kapag ikaw ay napaliligiran ng ganda at nakaka-inspire ng mga views, kagamitan at sining, mas malaki ang tiyansa na mas makakapag-isip ka creatively, magkaroon ng mas bagong mga approaches sa iyong negosyo at maging mas productive. At ito ang mga susi para magkaroon ng mas maraming pera. Use the power of one. Ang number one ay isang numero ng oportunidad at pera para sa negosyo sa feng shui. Malamang ay may isang bagay na maaari mong gawin upang agad na gumawa ng difference sa iyong negosyo. Ano ito? Para sa iba, ito ay ang gumawa ng unang produkto. Para naman sa ilan, ibig sabihin ito ay maglathala ng libro o gumawa ng sales calls. Ngunit malamang alam mo na ang isang bagay na magdadala sa iyo tungo sa daan ng tagumpay. Magsumikap na abutin ito. Do determine if you're made to be a businessman. Sabi nga nila, leaders are born, not made. Gayun din ang mga negosyante. Ayon kay Master Francis Gao, isang kilalang feng shui expert sa bansa, if your birthday is right, you were born on the right day in the right year, you might be born a businessman. Ang pinakamainam na paraan upang malaman ito ay ang magkonsulta sa isang mapagkakatiwalaang feng shui practitioner at sabihin ang iyong eksaktong petsa ng araw ng kapanganakan. Ngunit kung ikaw ay nagdadalawang isip na sabihin ito, huwag mag-alala. Dagdag pa ni Francis, if you are born not to be a businessman, but you want to have a business, your solution is to find a partner who is born a businessman. Bukod pa rito, naniniwala rin siya na mas mataas pa rin ang lohika kaysa pamahiin. Kaya sabi rin niya na bago ang feng shui, mayroon munang 2 mahalagang bagay na dapat ikonsidera. Ang pagiging practical at human factor. Kung maalam ka man sa negosyo o hindi, o kung may skill ka man na pamunuan ito o wala. Don't start your business during the ghost month. Ito ang pinakakaraniwang pinaniniwalaan na pamahiin hanggang ngayon. Sa katotohanan, hindi ka dapat magsimula ng kahit ano sa panahon ng ghost month. Maging kasalan man ito, mga negosyo, paglipat ng bahay at iba pa. Sa taong 2021, ang ghost month ay mula August 8 hanggang September 6. Kaya siguraduhin hindi ka magsimula ng negosyo sa mga panahong ito. Bukod pa rito, palaging magkakaroon ng good at bad days. Kaya naman, kumonsulta sa isang feng shui practitioner upang iyong malaman kung ang target launch date ay maganda o hindi. Do set up in a place you're comfortable in. Sa kabuuan, sa pagpili ng isang espasyo para sa opisina, maghanap para sa isang well-ventilated, masigla at nakaka-relax na pakiramdam sa oras na pumasok ka rito. Kung pakiramdam mo ay parang may mali, nakakatakot o mabigat sa pakiramdam ang lugar, malamang hindi ito magandang kuhanin. O at least, kumuha ka ng isang tao na maglilinis ng lugar bago ka mag-set up.
Ang arrangements ng mga kagamitan at dekorasyon ay pangalawa lamang sa prioridad sa paghahanap ng lugar na mapayapa, komportable at kaaya-aya para sa trabaho. Don't adhere to all symbols and superstitions. Taliwas sa pangkaraniwang paniniwala, sinasabi ng mga feng shui experts na 30% lamang ng mga pamahiin ang dapat sundin. Ang pamahiin na tumbok sa kalye ay isa sa mga dapat tandaan, pati na rin ang pagkakaroon ng mga kristal sa iyong workplace. Ang mga kristal ay naglalabas ng piezoelectricity na natuklasan mismo ng siyensya na isa itong positibong enerhiya na kayang pagandahin ng temperament sa buong araw. Ang tubig ay isa ring mahalagang simbolo, ngunit kailangan mong kumonsulta sa eksperto kung saan ito dapat at hindi dapat ilagay sa iyong opisina. Do push for sustainability. Ito lamang ang nag-iisang sikreto ayon kay Master Francis Gao. Ito dapat na ngayong makasanayan, gawing busy ang sarili sa market, maging updated, patuloy na harapin ang parehong kita at lost, at ito lamang ang nag-iisang napatunayan na mabisa sa lahat ng oras. Ayon kay Francis, sustain your business and one day you will harvest your crop. Don't think luck is all that matters. Madali lamang na magkunwari na kasama ang feng shui at swerte, ang iyong negosyo ay sasagana, magtrabaho ka man para dito o hindi. Ngunit kahit na ang mga eksperto mismo na ang hindi sang-ayon dito. Dagdag pa ni Master Francis Gao, even if you are lucky, if you are not hardworking, what will happen to you? But if you are unlucky, even if you're just at home, bad luck will come to you. Sa dulo, ang ating tadhana ay nakadepende pa rin sa sipag at yaga, pananampalataya at dasal, plus kaunting swerte. Naghahanap tayo ng mga signs sa feng shui. Ang mga petsa, karanasan at mga pangyayari ay maaaring ituro ang daan. Ngunit ang mahalaga lamang ay ang hanapin sila upang pangunahan nila tayo sa lugar kung saan nais at kailangan nating paroonan. Kung inyong nagustuhan ang aming video, huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell para sa agarang updates. At syempre, huwag niyo rin kalimutang mag-like and subscribe. Muli, kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!